Hello, good morning po. Welcome sa ating Thursday market briefing ano. So it's post FOMC meeting itong briefing natin ngayon. So nakita nyo naman yung galaw last night. It was kind of volatile ano po. So to start, let me share my screen with you. Ayan, so unahin natin ang euro. So kung titingnan mo ang euro ngayon, saan papunta ang euro? If you notice, yung kanyang market structure, pababa na po ang euro because you already have a series of decreasing highs dito and decreasing lows dito. So hanggang saan yung iaakyat niya ngayon? Kasi ngayon nasa pag-akyat siya, pero in overall, ang overall trend niya ay pababa na po. Kasi kung papansin mo dito, rounding top na po ito. From here to here, it might create a rounding top formation. Hindi lang po dyan, yan lang po yung tip of the iceberg na nakikita natin. Pero ito yung buong rounding top niya. Ano? And what convinces us to say that there might be a rounding top formation? So ito yung unang corrective wave mo, ito yung pangalawang corrective wave mo, ito yung pangatlong corrective wave mo. So kung nakatatlo ka na, yun na po yung sinasabi natin na tapos na yung prevailing trend. So the prevailing trend here is uptrend. Kaya ngayon ang inaano natin, tinitingnan natin ay possible downtrend na ng euro, pero hindi naman po bigla-biglaan yan. It will take, usually ang rule dyan is however the time it takes for this one to build up is also the time it will take for this to tear it down. So yun po yung usual na ano niya, no? Yung usual na ina-apply dyan in terms of anticipating the movement of the price. So the duration ng isang trend. So ngayon, ang tinitingnan natin dito is sell at this area. Whenever it hits this area, we are going to sell. But for the purposes of an intraday trade, having an intraday trade in mind, hindi po tayo magse-sell ngayon kasi aabangan natin ang pagpunta ng presyo dito. Ito po yung inaasahan natin na tatamaan niya bago siya bumaba. So kung yan po ang inaasahan natin, we look at smaller time frame chart. Ang target po natin is 208 o 209. So if you look at smaller time frame chart, saan ka pwedeng mag-buy dito? 'Di ba nasa gitna ka ng hindi mo malaman, and I am assuming a correction at this price level because this is a double top formation. So kung magkakaroon siya ng correction, saan magko-correct? It could be here kung saan yung trend line mo dati, or it could be in the moving averages. So let's look at the smaller time frame. So dito, baka may makita tayo, no? So ito po yung possible na pagkorekan niya. The high of 1951, it may correct up to 1951 mamayang hapon, hanggang mamayang hapon or before the European session starts. So we put a buying there, lalong-lalo na pagka nag-crossover na po itong tatlo mamayang hapon. So ang buying po natin is 1951, ang target natin is 2009, ang cut loss natin is 32 pips, which is at 1919. Yan, kaya po naglagay ako ng note dito kasi buying ang position natin, pero alam natin na ang intermediate trend is downtrend. We are buying on a downtrend. So konting ingat if you do that, be quick to in managing your positions kasi it may go in the direction of the prevailing trend anytime. Ano po?
So dito naman, kung wala nang question sa Euro USD, we can now go to GBP USD. Sa GBP USD naman, ayan po. So ang ine-expect natin dito is for today, let's see the daily chart. Ayan po. So kung titingnan mo ang daily chart mo dito, meron kang rejection dito sa 50-day moving average, tapos meron kang follow through. And then for today, it might correct before it goes up again. Ano po? Or it might range for today. So kung magre-range man yan today, ang range, possible range niya is this low. Low of 1.3808 hanggang high of 3808 up to 1.4. Ano po? Ang pwede niyang i-ano ngayong araw? Ang pwede niyang i-range ngayong araw na to. So yan po yung tinitingnan nating range ng British Pound for today. So kung yan yung range niya at nandito siya ngayon, 1.4 ngayon. So mas malapit siya sa 1.4 ano. So let's see kung meron tayong possible area kung saan pwedeng mag take ng position. So kung yan ang range mo ngayon, it may correct up to here, up to later this afternoon ng around 39.24. So and then it will make a retest at 1.4 before it goes down again. Dito kasi it before na ang ine-expect po nating aanuhin niya is magre-range yan from here up to here, no, 1.3810. Yan po yung low niya, 38.10. Yan, so from a high of, pero kung halimbawa, kasi papansin ninyo, kung papansin ninyo ito, no, this is an inverted head and shoulder. Ito po. Yan, ito yung shoulder, ito yung head, no? So kung papansinin mo yan, pagka nag-break po yan mamayang hapon, then ang tatakbuhin po niyan ay ito po ang... Tingnan mo yung sitwasyon bukas kay pahabulan kita dyan ng ano, pera. Mamaya, mag-update ka mamayang gabi okay. Ng ano ng sales ninyo. Ha? Tinanong ko rin yung... Apo, ma'am, sige po. Tinanong ko rin kasi yun, ma'am, kung pwede ipabawasan. Sabi hello, niya, pwede ma'am. Kung gusto niyo pong bawasan, yun ako na sabi niya, ma'am. Oh, sige, kasi sabi ko, ma'am, baka po kasi hindi abutin siya yung budget namin, sir. Sabi niya lang ganun, ma'am. Sige, kay buka, ano mo na lang yan. Anuhin natin kaya para bukas. Mag-update ka mamayang gabi para bukas malaman ko kung ano magiging sitwasyon ninyo. Opo, ma'am. Pero hello po. Yes. Pa-off na lang po ng mic. Salamat po. So yung pagka nag-break po yan dito, ito po yung pwede niyang tahakin. So titingnan natin since this is flat side ano, pwedeng it may kasi ang ano ng British pound ngayon is bullish pa rin ng sentiment ng British pound. So it may go up to here ano po. So titingnan natin, we will look at the buying opportunity. Ano ba ang daily nito? Nakalimutan ko na. We will look at the buying opportunity if the smaller time frames will allow us. Ano po? Kasi buying pa rin naman po talaga ito if you base it on the daily buying, but it's now making a correction sa daily mo, it may correct up to this level. It may correct up to this level sa ano mo, either here or
itong nasa 50-day moving average ko mamayang hapon. Ano po? So yan po yung titingnan natin. So initially, we will put it at 39.24 ang possible correction level niya. So it may correct up to 39.24, buy at 39.24, ang target mo is 1.4. If it breaks the 1.4 area, which is the neckline of your head and shoulder, then it will go all, ay, hindi pala neckline yon. It's the top for the triple, quadruple top. Pagka na-break niya yan, hindi lang quadruple, quintuple, no? 1, 2, 3, 4, 5. So this is the fifth time that it will test. If it is able to break it successfully, then ang pupuntahan po niya ay kung gaano po ka layo, yung pinakamalayong tinahak niya from the trend line will also be the possible target. So kung it, yan ay hanggang ang breadth po nitong ano, nitong line na to is from here up to here. Yan. So yan po yung itatakbo niya, which is 1.4241. Ito po yung previous high. Diyan na lang natin kinuha kasi yan ang previous high. So that is 1.4241 pagka nag-break po ito. Pero una muna, titingnan mo muna ang 1.4. So be ready to take profit at 1.4 pagka hindi nag-break sa 1.4. Then kung makita mo na lumagpas ng 1.4, maaaring ito na yung pwede niyang puntahan. You may either opt to wait for it to hit this in a day or two, or take out your profit pag dito, pag hindi pa nagbe-break. So kung makakapag-antay ka, pwede pong umabot yan if it will break this price level. Ano po? So kung wala na pong tanong dyan, we can now move on sa ating AUD-USD. Ang AUD-USD naman ay... ang tagal. Yan. So kung titingnan mo ang daily ng AUD-USD, paakyat pa rin. Ayan. So paakyat pa rin siya. We are expecting it today to have a follow through from this, from yesterday's uptrend. So magkakaroon ng follow through ngayon. So if you look at your smaller time frame, maghahanap ka ng area of value to support your buying position or your buying price. So kung titingnan mo yan sa smaller time frame, pasensya na po, medyo converge kasi ang gamit natin, kaya medyo mabagal na, no? Ang dami kasi nilang subscriber, marami ang nabilib sa fiber optic, eh nung dumagsa ang subscriber, humina din. So it may correct before going up, no? It may correct up to 77, itong ano bang mga area dito? Ito. It may correct up to this level, 77.75 before resuming its uptrend. Ayan, so yun po ang posibleng scenario ng yan, 78. Saan nangyari? Saan nakuha yung 78? Ito. Yan, 78.00. It may correct up to here this afternoon. Kasi kung titingnan mo yan, you have to get yung ano niya, yung Fibonacci retracement niya, and then itutugma mo siya dun sa basa mo na kung saan siya magko-correct na yun, no? So kung dyan siya magko-correct, mamayang hapon, pwede siya mag-correct hanggang dito, which is 77.68. So buying po natin is 77.68, sorry, hindi 78.00.
77.68, ang buying mo, ang target mo is 79 flat, ang cut loss mo is 77.32. Paano nangyari yung 79 flat? Flat? Ang 79 flat po ay galing po yan dito. Ang 79 flat ay galing po yan sa ATR mo, sa average daily range mo. Kung maglo-low ka ng, tingnan natin ang daily range niya ha. Ang daily range mo, ang average daily range mo ay 93 or 91. So sabi mo ng 100 pips para mabilis ang computation natin. 90 pips. So kung ang low mo for today is ito, plus 100, that should give you around 78.68, hindi 79.00. Yan, 78.68 po. So more or less nandyan ang take profit mo kung maglo-low siya ng 77.68 for today. So ang cut loss mo is 36 pips. Kung wala na pong tanong dyan, we can now move on sa ating USD-JPY. Ang USD-JPY naman po ay up ba o down? If you look at the daily chart, up pa rin naman ano, kasi despite ng noise kagabi, nag-stay pa rin naman siya dito sa kanyang resistance. So this is clearly a build up before the breakout scenario. So yan, it may possibly be waiting for the moving average to touch yung low ng consolidation na to before the ascent of the price ng USD-JPY. So if you are going to look at your smaller time frame, kung saan ka pwedeng maghanap ng buying o selling mo, kung titingnan mo ngayon, obviously meron kang consolidation. It is consolidating from 108.77 up to 109.36. So dito 108.77 up to 109.36 ano po. So clearly ang ano mo dito ang magiging trading approach mo dito is buy on dips or sell on rallies, depending kung ano yung ano na yon. Depende kung saan, nasaan malapit yung presyo. Ito po yung sinasabi ko. Because it is consolidating and right now it is at the center of the price action, you cannot do anything. Hindi lang naman manghula ka kung kataas. Pero ang current prevailing trend ngayon is uptrend. So ang ifa-follow mo is up until it reaches this. By the time it reaches this, you will have to see first kung magkakaroon ng price rejection dito or magkakaroon ng reversal dito before you take a selling position. Kasi ang trend mo talaga, ang overall trend mo talaga is paakyat siya. Hindi natin alam kung by the time that it reaches this, it will be ripe for a breakout. But ang ma-assume lang natin ngayon is nagko-consolidate siya based on the previous price movement. So kaya po, sinasabi natin na nasan ba yung horizontal high and low? Yan. Just to make things obvious, yan po. So ito yung dalawang trend line mo, no? Here and here, so it may possibly go up and down within these points. So ang titingnan mo, ang pinakamaganda po dito, pag umabot po dito, sabayan mo siya ng pag-akyat. Kasi yung pag-akyat niya, anytime pwedeng mag-breakout dito because the price action is leading up to a possible breakout of this resistance line. Yun po yung ating ano dito. So kaya sinasabi natin dito na range trade siya, buy on dip, sell on rallies, pero yung sell on rallies mo is with caution. Yun po. Yung pagse-sell mo dito, dapat you should sell with caution kasi
it might be break, the price might be breaking out from the resistance line. So kung wala na pong tanong sa USD JPY natin, we can now move on. If you have questions, please feel free to ask. If something is not clear with you, bakit ganyan, bakit ganon, bakit ganito ang sinasabi mo, may nabasa akong ganito, you are free to refute me anytime. Ayan, so ang gold ay, kung titingnan mo yung daily niya. Ay, ano yan? Please, help me out. Ayan, so umabot na po sa 1754 na target po natin. Bakit natin target yan? Yan po ay target natin for selling the 1754-59 area. Ito, 1754 area kasi if you look at the smaller time frame, 1754, that is the moving average ng daily mo, pero wala kang nakikita dito, ano? So, may possibly... Hello po, paki-off na lang po ng mic. Ma'am Liza, pa-off na lang po ng mic. Pa-off na lang po ng mic kasi marami pa pong nakikinig na iba sa atin. So yung high natin is 1759. It might overshoot a bit dun sa 1754 na target natin na selling kasi ang nandito, ang high dito para mag-double tap siya is 1759. Ito po, 1759.89. Hello po, paano na lang po, pa-off na lang po ng mic, Ma'am Liza. Hello po. Nag-tindot pa sa inyo? Wala. Pa-off na lang po nung mic kasi naka-open po yung mic nyo. Hello, Ma'am Liza. Wait lang po. Ayan, so yun po yung inaantay natin dito. Ano? So we either wait for the 1759 before we put a sell position or we can do it here and tolerate whatever upward momentum of the price up to 1759 level. Kasi ang ATR naman natin na tinitingnan ngayon is $10. So yun po. So we will tolerate any price. We will tolerate any price up to 1764 area. So yun po yung ano natin sa gold ngayon. Kaya ang selling natin is 1754, ang take profit natin is 1723, ang cut loss natin is 1764 kasi $10 yung ating ATR. So yung 1723 po ay galing po yan sa yung target niyang 'di ba selling tayo, magse-sell tayo dito kahit na umaakyat yung presyo. Kasi ang target natin igaling yan dito sa previous low. Yung low na yan is, sorry. This low price here is 1723.59. If you look at the window, yung information window sa left part ng screen, the low there is 1723.59. Yun po nanggaling ito. So yung cut loss mo is 1764.41. Kung wala na pong tanong dyan, we can now move on sa ating economic calendar. Ano po? So yung economic calendar naman natin ay... Okay lang po. Nangyayari po yan kung minsan hindi po natin nakikita, may napipindot. Uh,
Ayan, so ang what can be expected today is may speech din si Lagarde ano ng European Central Bank. She will also possibly discuss yung mga kanilang mga monetary policies. So either they will have a hawkish or a dovish monetary policy. We will hear about that this afternoon at 4 o'clock. So kaya po medyo mamayang gabi kung nagte-trade ka ng GBP, marami ang market mover mamayang gabi na mga ano meron kang Bank of England asset purchase facility, ito yung mga buying back of bonds, ano po. So pag sinabing open market bond purchases, yan yung kanilang paraan para mag quantitative easing, because they are going to inject more money into the economy or more money into the system. In for them to do that, they will have to do that by way of buying bonds. So they buy bonds, and at the same time, by buying bonds, they inject money into the system. So yan po yung purchase facility na sinasabi. So they will also discuss about the monetary policy ng Bank of England, and then they will also discuss yung minutes ng kanilang decision sa either kung rate cut or rate hike. Ang expected is walang magaganap na high increase or decrease ng kanilang decision, no po, ng kanilang rate decision. So sa US side naman, after ng 8 o'clock is you have the jobless claims naman, which will create a little bit of volatility in the market. Yan. So yan po ang pwedeng i-expect mamayang hapon. So it will be a bit volatile mamayang hapon. So kung wala na pong tanong, thank you for listening with us, at thank you for listening sa ating market forecast, and hope to see you all tomorrow again for another round of market forecast. So maraming salamat po sa inyo, and hope to see you all again tomorrow po.